Hello guys, napagawa lang ako ng reaction ko ngayon kasi may nabasa ako or may napanood ako sa internet pagka-uwi ko dito sa bahay. And medyo nasaktan ako dun sa napanood kong video and I want to make a reaction. This is about yung kay Raffy Tulfo in action, yung nagsumbong yung magulang, yung lola pala, yung lola kay Raffy about dun sa teacher na pinanish yung bata. First of all, hindi ko naman alam yung storya bakit pinalabas yung bata dun sa room. Kasi parang sa akin, natural lang yun dahil kasi dinidisiplina yung bata. Oo. Oh, alam ko, nakalimutan yung card, something like that. Pinalabas lang. Eh, nagsumbong nga yung bata sa lola na binabato ka, ganun. Alam nyo, honestly, the teacher is the second parent of the student. Kung wala kasi yung magulang, alam nyo lalo yung sa lola o doon sa magulang bata. Magpasalamat kayo dahil kasi second na magulang ng estudyante ang teacher eh. Bakit ko nasabi yon? Kasi yung stepmother ko, which is passed away, is a teacher and a principal sa one of the school in Zambales. At nakita ko yung ano eh, yung kanilang sacrifice kasi teaching is a noble ano eh, sa noble job. Ang baba ng sweldo ng mga teacher, but ang dami-dami nilang hawak ng bata. At pangalawa, minsan rin, napapagod ang mga teacher. Tao yan eh. Tao sila. Kaya yung sana, unawain rin nyo yan. Oo, kasi marami rin sila yung hinawakan. Oo, train nga sila. Kaso minsan, ginagawa nila yung trabaho nila para madisiplina yung mga bata. Nowadays kasi napapansin nga namin eh, mga bata ngayon, walang disiplina. Kasi naisi-spoil ng magulang. I'm sorry to be offended kung mapanood nyo to. Kasi ano na eh, ano yung sabihin ng bata? Yun na yung papagiging ng magulang. Wala na yung side ng teacher. Alam natin yung teacher, talagang nagtuturo yan. They sacrifice a lot to learn para matuto o magabayan yung bata. And for you, narinig ko na ano yung sasampahan ng kaso. Sobra naman yun. Nung sa akin ha. Sobra naman yun. Dahil kasi sasampahan siya ng kaso. Kung hindi, makukulong siya. Or mawawala siya ng lisensya. I'm a board passer. But I'm a licensed registered broker. Ang hirap kumuha ng lisensya. Mag-aaral ka ng 4 years. Tapos after that mag ano ka review ng around 6 months to 1 year para i-prepare mo yung PRC. Tapos dahil lang sa ganun-ganun lang na kaso, tatanggalan mo yung lisensya ng teacher. I don't think so. Naghirap siya. Yung second, that's her job. Trabaho niya yun na disiplinahin, maging turuan yung mga bata to guide them to be a better person. Kasi kung wala yung mga teacher niyan, saan tayo pupulutin? Saan pupulutin yung mga anak niyo? Saan pupulutin tayo? Alam niyo, second teacher yan, sinabi ko sa inyo. And have utmost great respect sa mga teacher. Dahil kasi nakita ko talaga eh, nakita ko. And my stepmother is a teacher, a principal ng isang school. And yung pag nagtuturo sa akin, yung patient niya, dahil kasi nga pass away din ako. At dati wala pa yung mga sa internet. Di ba yan, kami nga, napingot ako, napalabas ako sa eskwela, napalo yung kamay ko sa pinalo ko ng kawayan sa kamay ko. Ginanon pa yung pingot dito sa ano,
Binatukan din ako ng teacher ko, pinasquat ako, pinadakwo ko ko dahil kasi pasaway ako. Ako, kung nakikita ko yung teacher ko sa reunion, I always grateful kami. Grateful ako. Dahil kasi, sir, ma'am, kung wala kayo, hindi ako mapupunta sa ganitong ano, ganitong estado kung wala yung pagtuturo nyo, yung pagmamahal nyo, asa yung disiplinang binigay nyo sa amin na pupunta kami sa tamang ano, tamang way. Yun lang. Kaya sa akin sobra-sobra yung tatanggal mo siya ng esensya, tatanggal mo siya ng trabaho, sobra na yun. Tapos, sabi mo child abuse. I don't think so, it is a child abuse. It's in the premises of the school. Sa premises na siya ng eskwelahan. Asahan child abuse, binubugbog yung bata. Hindi binubugbog yung bata eh. Dinidisiplina. Dinidisiplina. Nowadays kasi, I don't know in the boundaries ng law natin about child abuse and yung dun sa teacher na hindi mo papaluin. I think, tingin mo sa ibang bansa, punta ka sa Korea or sa Japan, talagang disiplinado sila. Kaya dapat, hindi pwedeng, sa akin kasi, hindi dapat mawala yung disiplina. Isa value yan eh, na dapat ma-nurture ng isang bata. For dun sa teacher, yun, we support you dahil kasi you're very humble. Humble yung teacher. So sorry pa siya eh. Tapos dun sa part 2, talagang willing naman siyang makipag-usap. I think, ano na yan, yun lang yung masasabi ko. Teacher is i-respect natin yung teachers natin. I-nurture natin, encourage them. They do their job well. So, sana supportahan natin yung teacher. Yun. Kasi she's just doing her job. Yun lang yung trabaho niya as a teacher. And masyado naman kasing, I don't want to, ano, huwag lang over, masyado lang overprotective yung lola. Sa ano, sa apo niya. But sobrang naman yung mahirap kasi nagsakripisyo yung teacher, ginagawa lang yung trabaho niya. Kaya yun lang yung aking reaction dun sa napanood ko. So mahalin natin yung mga guro. Mahalin natin. Dahil sila sobra ang sakripisyo na ginagawa nila. And I have utmost respect to them. So, yun lang yung reaction ko kung ano, please like and share and subscribe to my channel. Huwag lang nyo kalimutan yung bell button. So, magandang araw sa inyong lahat. Signing off. Thank you so much for watching. See you again on my next video.